ng Kababayan Today, nagre-react po ang ating panelists dahil President Aquino's latest SONA, nothing, absolutely nothing was mentioned about what's happening in Mindanao. Parang hindi nag-i-exist ang Mindanao as part of the Philippines. Tama ba yun? Yun ang pinag-uusapan natin. Okay, Amirah, I know you're very passionate about this, but you're also very well-spoken and knowledgeable. So let's talk about, I know all of you just returned back from Washington, D.C. to attend the International People's Tribunal. Why did you decide to go there? At bakit importanteng pumunta ka doon at mag-represent para sa Mindanao? Oh, ang International People's Tribunal kasi sa venue, parang isa sa mga resort namin, last resort na nga siguro, para mapakinggan talaga yung ating hinaing. Kasi doon sa Pilipinas, at nakita nga natin sa SONA, hindi ito hinaharap ni Presidente Aquino. At gusto natin na malaman na rin ito ng mas malaking publiko. So, ang International People's Tribunal ay humingi ng mga nag-invite ng mga witnesses mula sa Mindanao. Witnesses, ibig sabihin nakita niya ang human rights violation, nakita niya rin ang naging violation doon sa ating karapatan sa yung tinatawag nating socio-economic rights, yung mga consumers, etc. Dahil sa mga taas ng presyo ng bilihin. At ako ay naimbitahan na magsalita hinggil doon sa presensya ng mga US soldiers sa ating probinsya sa Mindanao at ang epekto nito sa mga kababayan natin at ang epekto nito sa relasyong panlabas ng ating gobyerno. Kasi ako sinabi ko doon, marami mga kababayan natin ang na-displaced, namatay, napagkamalan kasi silang mga terorista, nakulong, na-torture. Pero walang ginagawa ang ating gobyerno dito, complicit ang ating gobyerno kasi nakasign sila doon sa US War on Terror. Kaya kahit si President Barack Obama ay gusto naming sagutin niya itong akusasyon kasi parang kaya rin namin ito na nangyari ito sa Washington DC para diretso kung saan ginagawa ang polisiya ng War on Terror at ganun din nandoon ang Capitol Hills, no, ang Senate at saka ang Kongreso na tumutulong doon sa pagpirma ng mga polisiyang ito at pati yung mga aid, no, na ibinibigay sa atin, military aid o kung anumang aid yan, ay gusto rin namin na makatulong ang mga US senators at saka congressman na malagyan nila ito ng mga clause or conditions na kung ito ay makakaapekto sa human rights situation ng ating mga kababayan, ay dapat i-investigahan ito at pigilan para yung mga kababayan natin na dito at yung mga American public na nagbabayad ng kanilang buwis, oo, ay hindi mabahiran ng human rights violation, oo, ang kanilang ibinibigay na parte sa gobyerno na nagsusuporta ng grabing gera, no, oo, sa mga kababayan natin. Okay. Sister, gusto ko po kayong tanungin, ang mga Kristiyano po sa Mindanao, ano po ang stance nila dito? Sila rin po ba naaapektuhan o ang mga Muslim lang? Precisely, it's also the whole Christian denomination of Mindanao also affected by this kind of situation. It's not only the Muslim. Okay. Yeah. So, ano yung mga ginagawa ninyo bilang Kristiyano doon para i-address itong mga nangyayaring hindi dapat mangyari? Yeah, basically, we from the Rural Missionaries of the Philippines. Oo. And we have also the organization of the sisters in Mindanao. Oo. So, we are supporting the struggles of the Muslim people, okay, and so with the indigenous people, uh-oh, so to advance their campaign, no, uh-oh, on genuine peace. Ayun. Yeah. Okay, so nagkakaisa, yeah, kayo, opo, no matter what denomination, yeah, really, di ba? You're precise, really supporting, yeah, each other because ano, lagpas na sa relihiyon, yeah, ang issue dito. Because we are talking about human dignity, human life, mm-mm, the bountiful of life itself. Okay. Yeah. Vennel, ang tatanungin ko, bakit sa tingin mo why are people getting away with this atrocities? Why? Tinatawag namin dyan impunity. Eh, na paulit-ulit na nangyayari. Yan, ito. Impunity kasi hindi lahat ng mga tao may diksyonarya, di ba? I-explain natin sa mga kababayan, ano ba itong word na to? Impunity means na may mga nagkakasala pero wala namang nananagot. Walang naging responsible sa itong mga kasalanan, pagpatay, pagpaslang,
forcible evacuation sa mga communities. Alam naman kasi natin sa Pilipinas, kung may kakilala ka, nasa gobyerno, de hindi ka ma... Di ba? Totoo ba yun? Oh, ganyan talaga. Kaya nangyayari yan, basically yun, protected by the government in partnership with corporations, tapos mga policy makers, wala namang mga policies talaga na nag-address sa mga problema na hinaharap ng indigenous peoples, ng mga Moro communities. Kaya generations have passed, decades have passed, patuloy pa rin. Kaya walang ibang choice yung mamamayan ngayon kung hindi magkaisa para isulong yung mga karapatan natin. Yes, and I know you work a lot with the youth. Yes. Yung mga kabataan doon, what ways are they working together to further their mission? Basically, the youth has been playing a big part in advocacy in advancing the rights of the indigenous peoples. Basically, social media has been a great help. Yes, yes. Ano yung mga hashtag dyan para mabasa ng mga kababayan natin? Recently, we have a just and lasting peace, food and peace in Mindanao. Mm-mm. Basically, those are... Mahaba-habayang... Food and peace. Food and peace. Hashtag food and peace. Para mabasa nyo kung ano yung mga sinasabi ng ating mga kabataan sa Mindanao. Now. Save our schools. Yeah. Yan. Save our schools. Yes. Hashtag save our schools. Okay. Hiyasmin, I know that you're here and you've created a film that you are willingly going to be sharing with our kababayans. Pagbalik po natin, pag-uusapan natin yan here on the show. We'll be right back.